Nagbabadya pa rin sumabog ang bulkang Mayon ayon po yan sa PHIVOLCS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Batay ito sa patuloy na galaw ng magma pataas sa crater ng bulkan. Mayulat ang dasal si Chino Gaston. Chino. June, batay sa pinakahuling pagsusuri ng PHIVOLCS gamit ng kanilang mga geodetic engineers na pag-alaman nilang patuloy ang pagtaas ng magma sa ilalim ng bulkang Mayon. Pakay ng mga bagong dating na geodetic engineers gaya ni Edgardo Villacorte na sukatin ang galaw ng magma at dami nito bilang paraan para malaman kung kailan at kung sasabog pa ang bulkang Mayon at umaakyat daw ang magma sa bilis na 1 meter kada oras at nagdudulot ito ng unti-unting pagtaas ng pressure sa bulkan. Lalong-lalo na at nakabara pa rin ang lava dome sa bibig nito. Ibig sabihin daw nito, linggo pa o di kaya buwan ang aabutin bago tuluyang sumabog ang bulkan. Pero matatandang noon na sinabi ng resident volcanologist na si Ed Laguerta na malapit-lapit na sumabog ang bulkan batay sa tinatawag na geophysical data o ang pag-measure ng ground deformation, dami ng volcanic quakes at iba pang physical na sintomas ng bulkan. Noong 1983, wala pang geodetic engineers at mga makabagong instrumento at pinagbatayan lamang ang kilos ng bulkan para masabi kung sasabog ito. At sa ngayon, June, nagpapakita rin ng parehong sintomas nitong 1983 eruption ang Mayon, kung kaya't paniwala pa rin ng mga taga-PHIVOLCS na malapit-lapit na nga itong sumabog. Pinagbabatayan ni Laguerta ang nakaraang behavior ng bulkan, gaya noong 1983, nananahimik ang bulkan at tila nag-iipon ng lakas matapos magsimulang mag-alboroto, gaya ng nangyayari ngayon. Kaya posible pa umanong sumabog ito at hindi malaman lang kung ang eksakto kung kailan at medyo salungat man sa unang pagdinig itong pahayag nitong dalawang eksperto ng PHIVOLCS. Ang kanilang paliwanag ay yung geophysical at geodetic data ay iilan lamang sa mga factors na magsasabi kung sasabog nga ang bulkan or hindi. Gayunpaman, nagkakasundo sila na ang matinding pressure sa loob ng bulkan ay maaring mauwi sa pagsabog nito. June, sa ngayon ay critical daw ang mga susunod na araw ayon na rin sa PHIVOLCS at mahigpit ang kanilang pagbabantay dito sa bulkan, lalong-lalo na na masungit ang panahon nitong mga nagdaang araw. Ang kanilang paliwanag nga ang malakas na pag-ulan ay maaring magdulot ng panibagong pagsabog nitong bulkan dahil ang kanilang explanation ay ang kapag may sapat ng tubig na pumasok dito sa tinatawag na lava dome sa bunganga ng bulkan, maaari itong humina at tuluyan na mag-collapse na siya namang magsasanhi ng bagong pagsabog nitong bulkan na pinangangambahan nga sa mga sandaling ito. Jun. Chino, ang best case o ang worst case scenario na nakikita ng mga eksperto, yung pagsabog. Wala ba sila nakikita naman na best case scenario naman na baka pwedeng hindi rin matuloy ito pinangangambahan na to, Chino? Alam mo, Jun, sana meron silang ganong pahayag. No? Kasi ang batay daw sa geophysical data, syempre doon na rin sa kasaysayan itong bulkang Mayon, kapag nag-aalboroto daw ito, merong lull period na susunod at hindi pa daw nangyari sa buong recorded history na tuluyan itong nanahimik, nauuwi daw palagi ito sa isang eruption. Ngayon, hindi lang natin masabi sa ngayon kung malakas ba o mahina yung eruption, pero tiyak daw na mauuwi ito sa pagsabog ng bulkan. At sa gitna ng pangamba niya ng mga eksperto, Chino, kumusta naman yung mga kababayan natin dyan? May nagbago ba sa kanilang kalagayan? Kumusta, may pangamba pa rin ba? I suppose, meron pa rin yan. Dahil talagang pag nangyari itong kinangangambahan ito, napakalaking damage na idudulot sa kanilang lugar nito, Chino. Yes. Amo dito sa kabisera ng Lalawigan, no, yung Legazpi City, ay patuloy at tuloy-tuloy ang commerce at tuloy-tuloy ang normal at araw-araw na pamumuhay nitong ating mga kababayan dito sa Albay. Gayun din sa mga palibot na lugar gaya ng Tabaco at iba pang mga karatig na mga bayan. Pero syempre, masasabi lang natin, hindi normal ngayon ang buhay ng mga evacuees sa mga evacuation centers. Kaya sinisikap nga ng Albay Provincial Government na pag-aanin at bigyan ng tamang ayuda itong ating mga kababayan na nagko-cooperate daw at lumikas mula sa kanilang mga kabahayan. Kasama na dito sa mga pag-alaga sa kanila ay ang pagbigay ng gamot, sapat na pagkain at insentibo para manatili sa mga evacuation centers hanggat hindi pa natin masabi kung kailan talaga sasabog ang bulkan. Kaakibat nito ay binabantayan din ng Philippine Army at mga tauhan ng Philippine National Police yung kanilang mga iniwang kabahayan at maging ang kanilang mga alagang hayop para hindi na ito mapilitan itong ating mga kababayan na nananatili ngayon sa evacuation center na nasa around 12,000 ang bilang na huwag na bumalik doon sa danger zone para hindi na maging mapanganib o manganib ang kanilang buhay. Pero sa ngayon ay
batay dito sa pakikipag-usap natin sa mga residente na nandun pa rin sa tinatawag na buffer zones, no? So ibig sabihin 7 or 8 kilometers, ay normal naman ang buhay. At ang sabi nga nila dyan, mas kilala nga daw nila ang bulkan. Kaya hindi sila masyadong nag-aalala dahil ang kanilang paniwala, malalaman nila in advance kung kailan ito sasabog at kung gaano kalakas ang pinsalang maidudulot nito. Mula sa Albay, maraming salamat, Chino Gaston.